kanilaan sa akin bago pa magsimula ang Panginoon. Ngunit nahayag lamang ito ng dumating si Kristo Jesus na aking tagapagligtas. Nilugid niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat. Sure.
is another element. Kung isang kasi dati na lang, may pagpapago tapos na. Nagpago na eh. Nagpago na naman mo. Tapos na ang missionary. No? Change is not the element. You know, kung hindi yan mo na ito, ay hindi dito natatapos sa mundo na hope ang misyon ni Jesus. Kaya kung isa siya sa atin na kapag nakita ko ng pagpapago, tapos na yung misyon ko. Yung mga pagpapago na makikita naman sa pagpapago na ito yan eh. Yan po yung pagpapago na ito yung nagpapakas lamang sa atin. Yan ay sasaklan para pagpapagos na ito sa ating pagpapagawa. Hindi po yan para kung tayo tumigil na ito yan ang ginawa. Sa chapter 1. Kung sa atin ng Panginoon, dito na lang tayo. Magpapagod kami ng upo. Isa sa iyo, isa sa kay Moses, isa kay Elias. No. Hindi ito yung gusto natin tayo na nakita namin ang mga aming pagpapatong mga nan na makikita namin sa pagiging na ito. At ano yung nakita namin sa pagkita namin yung mga new first generation? Ah! Pagbibigay ito pala ng pangkalakas. Di kami na lang ito. Para po harapin ang hamon na pinapahayag. So yun po yung kwaresma. A change from the ordinary time. Para po, na pagbili sa ating lakas na lang, harapin namin ang hamon na pinapahayag na ito. Harapin namin upang tayo ang tulay na magp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 
kasama. Kaya yung mukulong panghihan ko ng mga loob. Sana kapasok sa ating sipalay ay kinadala ko sa Panginoon. Hindi mo na. Nakita pa rin ba ako? Minsan yung kalamitan sa nasa loob. Pwede na ako mamatay. Kasi may nakita na ako ng mga pagbabago. Hindi. Hindi na ito ang dulo. Ito lamang ay nandito sa akin ang hindi na makita na ito. Sabagat, yung panlaya na ito na pangayon ng pumagalan, hindi lang ang pagbabago ng ito. Ano na ito? Hindi pa ito talagang dulo na ito na makita na ito ng pagbabago. Ito ay pampalakas na ito lamang. Pampalito ng kalooban. Na harapin natin ang mga dating na makikita ko natin ng bahagi na namin pag-ibagod natin sa dating na ito. Kaya isang pagkakaroon natin sa akin, pinaalala sa akin natin, ito yung mga nakikita namin pagbabago ng ito ay pagpalakas na ako. Pangalawa, na sa dilato kung siguro ang pagpapakit si Pagod ay pagdating ng mga hawa ng pagdating. Pero yung hawa ng pagdating para mo kay Jesus sa kanyang halang ng gabi, yung hawa sa Jerusalem. Yung sila natutun, yung hawa ng pagpapala sa akin. Ang hawa na Cruz, ang amor ng pagkakasin. Kaya, bahagi ko ako sa mga ito, ang kiyawin sa mga ito, Jesus, huwag kayo matakot. At ano yung maging bahagi ng mga ito ang palakas? Sabi ng mga sa mga mas kayo, ito ang pinakamang mga anak, makinig ko yung sa kanya. At sa akin, hindi ko po ang matakas sa pagkakasin ni Jesus. Pagkakamang hayaan ko ang mga ilang preso kong binabagin ng isang daan.
pagpapalitan po ng araw-araw ng pag-isa sa panahon ng pagdiriho ng isa at sa pagpapalitan po ng pagkakaroon ng panahon ng pagdiriho. Well, sabi na kung hindi naman araw-araw, as frequently as we could, kung kaya namin hindi na malimit na matagal. Pero mga na kumaanawin ng Panginoon, araw-araw, hindi naman natin magagawa. Sabi na ang Diyos ko, hindi na mawala yung aking manamang ay isang pero kung wala ko wala yung araw-araw, araw-araw, kapag-pagdaw ang kanyang ng pag-iisa sa kanyang pag-iisa ng pag-iisa at ang pagkakaw at ang kanyang wala ng pag-iisa. Hindi lang sinabi ni Jesus eh. Hindi lang sinabi ni Aba. Pinagbinig na naman yung pinahayag ng mga sa taas. Ito ang pinakamamahal na pakikinig ko siya. Asa sa nami, hindi na magpapakilay. Sa balang ng pagkakilaw ng isa. At isa lang sa iyo na nilalang ka sa balang ng pagkakilaw. Kaya, napakalaking pagkakilaw na mga pakilabang na mga natin. Yung bagay na lang. Magigbahan. Kaya sabi nila, wala mo hadla. Ito ang daw kayo ng kumayon. Kumayon ka pa kung sabi. Pero yun. Yun ang pagbibigay sa atin. Na yun. Na lakas. Para harapin ang hamon ng pagbibigay ko. Kasi pagkawal ko na ito sa pagkakalaman ng kanyang muli, ng kanyang pagbabago ng loob, kinakailangan natin ng lakas na magmumula at halang-halang sa banal na pag-iisa, banal na pag-iisa, banal na pag-iisa, at ang pagtanggap ng kanyang katawan ng loob. At pangatlo, huwag natin kalimutan ng pangatlo na rin, patuloy na tinahal ng Jesus na third, ang ginamit ko rito ay huwag ninyo na sabi kayo naman ang pangitayan ng kahit hindi mo rin nabubuhayin ang anak ng tao. The experience of transfiguration should lead us to experience resurrection. Ano yung resolution? Ang pagkatagumpay ni Jesus laban sa kasalanan. Ang kaligtasan ng dulo ng paghihirap at pagkamatay ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. So, ito po ng pagkabuhay na nakikita natin ay alam, should not lead us into sin. Should lead us to holiness. Dapat ito ang pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagkakaroon sa kabataan. Sa kabataan. Kasi kung may makikita sa iyong pagbabago, pero hindi ka magkakaroon na rin pala, hindi naging baan ang pagbabago ito sa misyon na nilangan sa atin ang mga kabataan nyo. Napakalisa, sa kanyang tuwing pagkakumpay. Para nasa natin ang pagkakumpay laban sa kasalanan. Ang paranasan natin na nawa makikita naman ang hindi ng pagkakala ng tunay na makikiligtas ng Diyos. Yun yung resurrection. Ang muling pagpapuhay. Kaya, ilip ko lang yun. Ito ang pagpapuhay ng ito ay isa na hindi ang pagpapuhay sa kapahalan. Hindi sa kapahalan. Hindi sa kasalanan. Ang dami na yung mga nakikita na yung pagpapago. Pero isa pagpapuhay ng pagpapuhay ng Jesus.
Kasi yun ang ating katapusan. Ang pakapili ng Diyos. Kaya hindi naman ang lugar ng ating kapalapin sa hindi na ito lalit. Gawa na ang Diyos ang pakasama natin sa buhay. Ginawa ko ang ating kalimutan. Kasi hindi mo namin naalas sa umisa ay katulad ng pagkakas sa Chagot 1, tumigil lang tayo sa pagbaba. Nakalimutan natin ang Diyos. Hindi. Daan lang ito. Bihigil lang ito. Pamamaraan lang ito. Ang mga lahat na aming pagkilos natin, ang pagkilos natin, para tayo mamalapit sa Diyos. Ginawa natin kalimutan. The rest is not on this very foundation na tayo ay dapat magtagumpay kasama sa Jesus sa muling pagpapalain. Mga isang panagaya ang pagkos ng Diyos sa mga panagawin sa lahat. May tawa ng mga katulpa. Mga isang panagaya ang pagkos ng Kristo ang isang kanyang Diyos panagawin ng lahat. Nagarapang tayo sa lahat ng Espiritu Santo, pinanganap sa kanyang Diyos. Ibinagawa sa akin ang pagkos ng Bilata. Ibinagawa sa Diyos na matay ng Diyos na nawa sa buwan ng Kalimahan. Na may katumaran na po yung pagkuli ang magkos idilangin namin sa Diyos sa panahon ng Kwaresma, maging totoo ang pagkabaliktad natin sa Kanya sa pamamagitan ng kauspusong pagkalima sa Kanyang mabuting kalooban, buong pagtitiwala natin sa bilin. Panginoon, ibigin mo ang iyong bayan. Panginoon, ibigin mo ang iyong bayan. Tulad ni Abraham, pagsinawa ng mga nagliligod sa
Panginoon, tatalikot-talikot ang pagmasundan namin sa Jesus. Agad sa kanyang pamatay sa krus, sumasabala tayo pagkita sa kabila ng mga paghihirap at ng naghihintay ang kamis na kaluwalhatian. Inilig namin ito sa alam ng Jesus na aming Panginoon. Thank you.
May handog ang mainis na araw para sa bayan ng iwan. Ama, isinasama namin ang pangabalan mo sa kapagalingan ng banal na Espiritu. Ang loob ng ito na maraming nilalaman sa loob. Nandito na mo ang pagkakawalan ng anak ng aming Panginoon Jesucristo na nagluto si Patiyo ng misteryo nito. Noong gawin, ipinagkalo siya. Ginawa niya ang pinapa. Pinasalapan ang kanya. Pinaghahati-hati ngayon. Iniabot sa kanyang paalalay. At sinabi, tanggapin mo yung lahat ito at kanya. Ito ang aking katawan na iniahatong para ngayon ginawa ng matapos sa mga punan, ginawa ko ng kalis, kumita lang ng kasalaman, at ginawa ko ng kalis na ng mga naglalang sinabi. Tanggal mo ng lahat ng pagkakamitin mo ang kalis na ang buko ng pagkakamitin ang ganipat. Ang aking buko na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalaman. Gawin mo ito sa pag-aalaala sa akin. Namin umawas ang lahat ng lumisan sa mundo nito na nagtatagal
sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ang siyang pinagdaraanan ng bawat kaloko sa aking kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng sa kanya lahat ng panahal mapuloy sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawa na. Santo, pagpasawa ng mga ang pagpasawa